Hello guys, welcome back to my channel John and Family. Guys, supportahan ninyo yung maliit kong channel. Ito ay DIY repair. Lahat ng mga ayusin. Please like, share and comment na lang, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga uploaded na mga video ko. So guys, yung gagawin ko ngayon ay isang follow up sa ginawa natin o na-upload na natin na conversion sa AC electric fan to DC electric fan. So ang napakita natin doon, hindi pa napakita ang paano pag wiring. So ngayon ipakita ko sa inyo ang paano pag wire sa dalawang methods na gagawin natin. Ay isa, yung unahin natin yung speed controller, tapos yung wiring, tapos yung wiring din sa yung common nga sa selector switch sa rotary sa ano sa electric fan. Paano natin i-connection doon sa DC motor ay dalawang terminal lang yon, hindi katulad sa AC ay may tatlong speed 1, 2, 3, pero dito kahit dalawa lang yon pwede natin gagawin. 3 speed din. Gamitan natin ng dalawang diode. Yung isa naka-series to for 1, pero yung isa naka-series to, yung isa ay para sa 2. So ipakita ko ang diagram paano to ginagawa. So samahan niyo ako guys para makita niyo o masundan niyo paano to pagawa. Yan guys, unahin natin ng connection sa rotary, diode. So ito guys ay ang number 1. So i-check mo muna yung ano guys, yung saan yung number 1 guys para malaman natin eh. So by gamit sa tester, kahit sa R times 10 mo lang, kahit di mo na i-calibrate kasi ang hanapin lang natin is ang number 1. So ito ay 0, wala to siyang connection guys, matestingan natin. So yan, walang continuity. So ano natin, siyempre ang karamihan sa ano ay right ang 1. So hanapin natin dito saan ang may connection. Ayan, yan ang number 1 guys. So ang number 2 ay siyempre number 2 ay sa gitna, automatic na yan. Ayan, gitna na yan. So ang number 3 sigurado na rin itong sa left side. Magharapin natin. Ayan. So ito ang number 1. So itawag natin number 1 yan. Ito ang number 1. So halisin natin. So i-connect na natin ang diode number 1. So ang forma dito guys, ang positive ay pasulong, negative dito ang una dito. So before mag ano guys, na pre ano ko na to, lagyan ng lead. Dapat kayo maglagay mo ng lead dito at saka dito para madali mahinang. Ng mga module, pero sabi ko nga sus, kung mayroon na plan on, naisip lang, dami na meron ko na upload mga video. So yun guys, naka-series lang yan, ipakita ko lang yan sa video sa ano, diagram. So ang ano dito guys, dito yung positive, ilagay dito ang positive yan. So pag on mo guys, nakukonnect dito. So dito din ang dulo kasi dalawang wire lang, wala na to dito, wala kasi pamplo dyan, papunta dyan, papasok. So kaya humina, pinipigil ang ano kasi dalawang guide ay anong papasukan dito kasi ang sa motor. So pag 1 yan, hihina talaga kasi na control niya ay ang flow dito, na black siya eh. Pag dito mapasikan,
na medyo lalakas yung speed kasi isa na lang eh, natanggal na to. So pag dito, malakas na siya kasi full, wala na siyang nakaharang, direkta na. So ipakita ko yan, nakita na yung ano, actually ipakita ko yon sa drawing guys para maintindihan ninyo eh. Para mag-gets talaga ninyo guys. Yun ang ano eh, gusto ko magpaliwanag, maintindihan sa mga viewers o ano ba. Ah, yan guys. Ito yan. Oh. Ito na guys, ang drawing natin guys, gagawin natin. Medyo naubusan ng, kuha muna ako ng ano, charger, ng lubat. Ito yung ano, yan ang rotary lang yan na, yan ang, so dito ay yung ang B plus yan. So yung tatlo yan. 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 So diba dito, kikunik natin ang diode. So ang forma yan diyan, ganun yan. Ganun. Kasi ang positive dito sa taas. So naka-series yan guys. Yan. Hindi, diba ganun ang forma. Yan. Yan ang una diyan, number 1. So pag feed dito sa positive yan guys. So dito ang ano, papuntang motor to guys. To motor. So B, dito ang B plus sa supply to. Yung isang supply ay direkta papunta sa motor. Negative. Negative yan. So ang operation nyo guys, pag i-switch mo dito sa on, so dadaan siya ng dalawang diode kasi nandito ang supply eh, dito ang wire papunta sa motor. So hihina talaga, kumbaga og sa ano yan, gate valve, dalawang dinadaan yan kasi hihina dito ang flow, yeah, hihina ang supply, hihina din ang motor. So pag i-switch mo dito, ganun kasi yan, pag i-switch mo dito yan, hihina yun. Pag i-switch mo dito yan, natanggal yung isa, so mag-i-increase din niya yung lakas niya, yung source niya, so mag-i-increase din yung speed. So ngayon pag ito sa pangatlo, kasi 1, 2, 3 sa pangatlo, so full speed na siya kasi direkta na eh, direkta na siyang ano. So yun ang ano, i-control natin sa ano natin, sa DC motor. So sana guys na nag-gets niyo yung ano ko, yung presentation ko about sa rotary, paano pag-control sa supply. Kasi sa doon sa speed control, madali lang guys, ang tapping lang doon, wala na, kontrolado na sa circuit, hindi naman yung dinesign ng circuit, nabili lang natin yun eh. So ito, napaka ano, common, simpleng ano siya, simple siyang pamaraan at saka matipid, magkano lang tong isa, ilagay ta 15 pesos ang isa to kasi taas ang amperahe, 30. Ito yung ito guys, controller, 50 plus na to eh, plus shipping pa, 100, so mas tipid-tipid at saka madali ganito, maghintay kapag ganyan natin. At ito yung control dito kasi ano eh, walang deselector eh, so by means of resistance, potentiometer, so pwede mo dahan-dahanin ang ano, speed niya. So yun guys, para nakita na niyo yung connection, paano paglagay dito sa diode. So ang ano na naman natin guys, paano natin i-connect doon sa motor. So mayroon na kayong idea about dito sa rotary. Dito ipaliwanag ko rin din sa inyo ang about sa speed controller. Ito guys, yung speed controller, madali ito kasi design na eh. Meron, kahit wala itong manual, pero meron naman. Kung may idea ka, madali ni mo mag-gets kasi meron naman nakalagay dito. Yun o, motor, negative.
motor positive, power positive, power negative. So magko-connect lang ka sa wire. Dito guys, magawa din tayo ng connection sa motor guys, na wire guys. Hinangin na natin to guys. Okay. Yan na guys. Yung isa din na isusolder din natin guys. Dito na lang pinapakita yung pinapalusot yung wire, basta ipalusot lang dyan. Hello guys, binago ko, pinalitan ko yung green and white kasi kasi baka ma-confuse yung mga karamitan kasi tinuturuan ko dito yung mga baguhan at saka para may idea sila about dito. So yun kasi importante matuto sila, baka ma-confuse kasi yung green tapos idugtong ko doon sa pula o black, at least ito black and red, pwede dugtong doon sa isang black and red din para may guide sila. So yan ang para makuha nila, magets nila yung turo. Wala naman problema dyan sa mga master na eh, magaling na yan. Nanood lang yan sila para hindi naman matuto, nanood lang siya para support sa mga vloggers nga katulad ko nga, mga nag-uumpisa. Yan sila mga ano na siya, dami na sila mga viewers. So thank you for support, kahit din na kailangan ninyo dito, sabihan kasi mga magaling na kayo. So thank you sa patuloy niyong suporta. So yan guys, na-ano natin to, nalipat. So ano natin ang connection na. Yan guys, i-install na natin. So ito ang block ay dito ilagay natin. So sa bagay itong DC motor, wala tong ano guys, wala tong polarity kahit saan mo ilagay ito. Pwede dito ang negative, pwede din ang doon sa kabila. Dalawa naman terminal nito guys, tsaka mag prepare lang ka kasi gamitan lang terminal lang para madali din na lang sulda. So yun na guys, ang sunod natin guys yung rotary switch natin guys. So yun ang forma yan guys, hindi pwede dito kasi tumutukod yun sa ano, yung diode. So ganun natin guys. Yun ang galing sa motor guys. So sundan natin yung dinodrawing ko yung papunta sa motor guys. Yan to motor ay galing sa selector number 3 sa positive ng diode. So dito yan guys, yung pangalawang diode nandito, is dito din ang positive. So dito, dyan mo ilagay guys. So sundahin natin. Yan, solda na guys. So ang power supply guys, yan ang susundan mo rin. Yan, yan ang power supply guys. Power supply positive, so doon sa input sa selector switch. Saan ang input guys? Is dito. Yan, yan. So ito ang out. So dito mo ilagay yan, power supply guys. So pakitutok lang yan guys eh. Yan lang, parang mayroon kayong idea sa wiring. So yan lang na rin natin guys, isolda na rin natin. Yan guys, solda na. So lalagyan na natin ng supply guys, lagyan na natin ng supply yung DIY ko rin na battery supply 12 volts, unconvertible sa 24 volts kasi dalawa to, pinagparallel ko lang.
Mag-i-series ko to yung maging 24. So yan guys, isaksak natin yan. So lagyan natin pang pangpihit para madali mapihit. So i-plaster natin guys para maganda tingnan, para makita ang, para pag-ikot, para makita natin guys. Ayan guys, ikotin natin yun. Masyado ang camera ko. Ayan lang guys, ipihitin natin guys sa number 1. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ayan ang number, number 1, number 2. Ayan, lumakas. Number 3. Ayan, mas lalong lumakas. Hindi masyado ganun na identify na lakas, pero kung dito ka actual, humihina talaga din yan. O humihina number 1 yan, humihina yun ang ano. Sige, yun na, tapos yung ano natin. So gagawa natin yung sa speed controller na ano guys, speed controller na circuit gamitin natin. Ito guys, ang ilagay natin yung controller na guys, yung speed controller. So itong power supply natin ilagay natin dito. So yung red is positive, ilagay natin. So from galing sa power, yung nakalagay naman guys, power negative, power positive. So ang power positive is dito guys, pangalawa. Ayan, pangalawa yan. Saan ba yun? So ano natin guys, so ang power negative guys is nauna sa unahan. Ito. Mas madali ito sundan kaysa doon sa ano. Pero wala ka budget mail. So nakalawag ano. So yung connection para sa motor guy, ito positive dito ka, may nakalagay naman din motor positive. So dito sa pangatlo, motor positive yan. So almost na sila magkadikit guys, yung power supply sa motor connection. So yung ano, ang negative guys, wala nang iba kasi wala, ito lang ang dinalagyan. So yun lang guys, ganun lang kasimple. Mas madali ito ano, pero medyo mas mahal-mahal. Yun lang kasimple. Tapos i-connect na natin sa battery natin guys. Sa battery, ganun pa rin procedure. So pwede natin i-on. Iuna natin guys. Yan. Pwede i-drive nimo padandahan kasi ano nga to eh, potentiometer. Hindi katulad nito, pag switch nimo sa number 1, may drive na kaya supply ito. Pwede niya i-zero. Ito, dandahanin mo. Yan. Yan, pwede hanggang palakasin. Hanggang palakasin. Hanggang palakasin, hanggang palakasin. Yun. Ganun lang talaga ano niya, pag ano mo papahinaan,
Hindi, papatay. So, para sa akin, maganda to kung may ano ay malong ka sa budget kaysa doon mag ano ka sa switch, mahirap ay pihitin ito, malambot. Pero ano mo naman yung pag mounting ka, magbubutas-butas ka pa. So, discardin lang yan mga technician o mga baguhan. Alam ko naman may mga discarte kayo. So, yun. So, nakita. Pero, ano sa hindi guys, yung ginagawa natin is hindi naman to pulley 12 volts. Siguro, babawa na kasi nagamit na. Pero, ipakita ko sa inyo yung gamitan ng power supply ng direct sa AC, kumbaga may ano lang AC pero kikinonvert lang natin sa ano sa DC, kumbaga power supply, hindi katulad sa battery yun eh. Yan pag yan battery ano yan, yan pag ano mo mas malakas to guys pag direct ano gagawa kang power supply, mas malakas siya, mas kompleto kasi ano yung supply niya. Ayan guys, natapos na rin ang ating isang presentasyon. Sana may nakuha kayo na idea at saka yung mga baguhan dyan na pwede na ninyo gayahin. Mayroon pa kayong mas mahigit pang nakita nga pagkukulang ko. So, pero salamat pagsubaybayan ninyo. Salamat sa pagpanood. Sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, John and Family. Tapos like, share, and comment. And click the notification bell para updated kayo sa mga upload kong video. So guys, once again, thank you for watching. To God be the glory.